Lihim na mayaman. Kabanata 629. Ang pagbabago sa ekspresyon ng asawa ni Huba ay nakaramdam lamang ng pagkasuklam kay Yang Suso. Napaatras siya ng ilang hakbang at nagtago sa likod ni Alexander Yang. "Young Master Alexander, you are a big shot. Huwag mo nang pakialaman ang maliliit na karakter na tulad namin. I'm sorry. Mali ang nasabi ko at mali ang ginawa ko. Mapapatawad mo ba kami?" Dinilaan ng asawa ni Huba ang kanyang mukha. "Oo, Master Yang. Bulag kami para masaktan ang isang taong ka-level mo. Mangyaring huwag mo itong isapuso." Dinilaan din ni Huba ang kanyang mukha at yumuko. Walang ekspresyon si Alexander Yang. Pinatay niya ang sigarilyo sa kanyang kamay at mahinahong sinabi, "Sabihin mo sa akin. Paano mo planong ayusin ang usapin ng pananakit ng iyong asawa kay Yang Susu?" "Master Yang, ako, talagang ipapaliwanag ko ito sa iyo." Tumingin si Huoba sa kanyang asawa at nagtanong, "Ano pa ang hinihintay mo? May utang ka ba sa akin?" "Mabilis na pumunta at tawagan ako muli ni Xiao Yang." "Sige. Sige, pupuntahan ko." Ang asawa ni Huba ay natakot sa kanyang talino. Naglakad siya patungo kay Yang Suso at dinilaan ang kanyang mga labinang may ngiti. "Estudyante Xiao Yang, pasensya na. Ngayon lang ako nautang ni Auntie. Saktan mo ako. Tulungan mo akong humingi ng awa sa tiyuhin mo, okay?" Bakas sa mukha ni Yang Suso ang pagkasuklam at pagkasuklam. Kinagat niya ang kanyang labi at hindi nagsalita. Sa ilang sandali, si Huba at ang kanyang asawa ay mukhang napahiya. "Sampal! Sampal! Walang ginawa." Dalawang beses na sinampal ng asawa ni Huba ang sarili. Namumula ang limang daliri. Medyo mabigat ang mga atake niya. "Kamay ko ito. Master Yang, sa tingin mo ba dapat na nating itigil ang pagpupersage sa bagay na ito?" Sinampal ng asawa ni Huba ang kanyang bibig at humingi ng awa. "At ikaw, brat, masuwean ka rin at walang bait. Tumayo ka dito." Hinawakan ni Huba ang kanyang anak, si Hu Jian, at binigyan siya ng dalawang malalaking sampal sa kanyang mukha. Namula ang mukha ni Hu Jian. Nagsimula siyang umiyak. Kumunot ang noo ni Alexander Yang at tumingin kay Huba. Agad na tumigil si Huba at kumilos ng tapat. Itong si Huba ay walang kakayahang maglabas ng galit sa bata. Napakayabang niya kanina. Siya ay kahanga-hanga, ngunit wala siyang dalawang matigas na buto. "Master Yang, itinaya ko ang aking buhay upang kunin ang iyong 100 milyon ngayon. Ibabalik ko ito sa iyo ngayon. Nailipat ko na ang orihinal na account pabalik." Umiti si Huba kay Alexander Yang at humingi ng awa. "Tingnan mo, paano kung babayaran kita sa abot ng aking makakaya? Ngayon, hindi na mahal ang anak mo." Napailing si Alexander Yang. Hindi na siya mapakali na tingnan ang pangit na mukha ng dalawang lalaki. Dahan-dahan siyang tumayo. "Hindi mahal, hindi mahal. I dare not. Master Yang, you, open your mouth and let me go." Si Huba ay mukhang takot na takot. Natatakot siyang patayin siya ni Alexander Yang. Kung tutuusin, nasa level lang siya ni Master Yin. Kung wala siya sa magandang mood, maguhutos na lang siya. Sinabi ni Shi Tai, ang walang awa na lalaking iyon, na gusto niya itong patayin, kung gayon madali niya itong magagawa. "Ayokong makita silang dalawa ulit sa Imperial City. Shi Tai, gawin mo kung ano ang gusto mong gawin. Xi Qing, halika rito sandali." Malinaw na sinabi ni Alexander Yang ang ilang salita at inilabas si Yang Suso sa opisina. "Oo, magalang," na sabi ni Shi Tai. Malamig niyang tiningnan si Huba at ang kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay parang mata ng isang ligaw na lobo. Sa sobrang takot ay kinilig sila. "Maswerte kayong dalawa. Ayaw ni Master Yang ang pumatay. Kung hindi, mawawalan kayo ng buhay." Malamig na sabi ni Shi Tai. Kinaway niya ang kanyang kamay at pumasok sa opisina. "Sige, makakaalis na kayong lahat." Nilinggan ni Director Xi ang mga security guard at inutusan silang umalis.
Pagkatapos noon, mukhang kinakabahan siya at mabilis na sumunod kay Alexander Yang. Bumaba sila sa School Administration Building. Sumunod si Xi Qing sa likod ni Yang Wuying na may takot at kaba, hindi nang ahas na magtanong ng kahit isang salita. Binigyan siya ni Alexander Yang ng matalim na tingin at sinabing, "Xi Qing, si Yang Suso ay mag-aaral dito sa hinaharap. Ayokong maulit ito. Talaga, walang pag-aalinlangan na sinabi ni Xi Qing, "Young Master Alexander, huwag kang mag-alala. Nagkamali ako. Sa hinaharap, tiyak na hindi magdurusa si Yang Suso ng kahit kaititing na kawala ng hustisya kapag nag-aaral siya sa Ivy League Academy." Bahagyang tumango si Alexander Yang at hindi na nagsalita pa. "Yang Suso, balita ko napakahina ng grades mo sa school. Sa hinaharap, kung kailangan mong mag-aral ng seryoso, maaari mong tawagan ang iyong tiyuhin kung may problema ka." Tinapik ni Alexander Yang ang ulo ni Yang Suso at nakangiting sinabi. Ang mga akademikong resulta ni Yang Suso ay napakasama. Ito ay sa loob ng kanyang inaasahan. Kung tutuusin, ang batang ito ay ikinulong ng kanyang madrasta noong bata pa siya sa Villa. Ilang taon siyang hindi nakapag-aral, kaya tiyak na hindi niya kayang makipagsabayan sa kanyang pag-aaral. Ang pagkawala ng kanyang mga magulang noong bata pa siya. Ang kanyang mga karanasan sa pagkabata. Napakabata pa niyang Suso at kailangan ng panahon para gumaling. Saglit na nag-alinlangan si Yang Suso at tumingin kay Alexander Yang. Matigas ang mga mata niya habang sinasabi, "Ako, ayoko nang mag-aral." Umiti si Alexander Yang at umiling. Tumingin siya kay Yang Suso at sinabing, "Ayaw mong mag-aral. Kung gayon ano ang gusto mong gawin?" "Gusto kong maging kasing kapangyarihan ni Uncle Yang." Sabi ni Yang Suso, "If people want to be strong, they need to accumulate. Kung hindi ka nag-aaral, wala kang maiintindihan." Seryosong sabi ni Alexander Yang. "Hindi ako sanay sa school. Ako, gusto kong ipaghiganti ang mga magulang ko." Seryosong sabi ni Yang Suso. "Oh." Naging malalim ang mga mata ni Alexander Yang habang matalim ang tingin niya kay Yang Suso. Maliwanag, ang batang ito ay nagkaroon pa rin ng matinding pagkahumaling sa pagkamatay ng kanilang mga magulang. "Uncle Yang, noong matino pa lang ako, may itinuro sa akin ang tatay ko. Siya, isa siyang napakalakas na martial artist. Uncle, dapat mas makapangyarihan ka pa sa tatay ko, diba?" Tumingin si Yang Suso kay Alexander Yang ng seryoso, "Ayoko nang pumasok sa school. Uncle Yang, ikaw, pwede mo ba akong turuan ng martial arts?" Walang ekspresyon na tiningnan ni Alexander Yang si Yang Suso. Malabo niyang nakikita ang ilang bakas ng kanyang sarili noong bata pa siya mula sa Yang Suso. "Hey!" Tumawa si Alexander Yang at tinapik ang ulo ni Yang Suso. "Ipaghihiganti ni Uncle ang mga magulang mo. Gusto mo bang matuto ng martial arts? Pwede ka ring turuan ni Uncle. Pero kailangan mo munang matutong maging focused at seryoso. Kung hindi mo man lang magrasp ang basic knowledge sa school, paano ka mag-aaral ng martial arts?" Tila naintindihan ni Yang Suso at tumango. "I understand, Uncle Yang. I believe you. Itataas ko ang resulta ko." Seryosong sabi ni Yang Suso. Tumango si Alexander Yang at seryosong sinabi, "Buti naman naiintindihan mo. May gagawin si Tito. Bumalik ka na at magpahinga. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Tawagan mo si Uncle Yehey." Noon, espesyal niyang inutusan si Tushan na ayusin ang tirahan para kay Yang Suso. Ang kasambahay at ang bodyguard ng driver ay mga mapagkakatiwalaang tao. "Sige." Masunurang tumango si Yang Suso. Sa oras na ito, dahan-daang naglakad si Shitai kasama ang dalawang bodyguard. "Master Yang, naayos na ang usapin. Ipinadala ng subordinate na ito si Huba at ang kanyang pamilya palabas ng Imperial City ng magdamag. Ipinadala sila ni Master Yu sa isang mining company sa Africa at hiniling na minahan sila." Tumayo si Shitai sa likod ni Alexander Yang at nagulat ng may paggalang.
I asked you to clean up the gray area of the old city. How is it? Mahina hong tanong ni Alexander Yang. Abangan ang susunod na kabanata.